What's up, guys? So, nandito po tayong muli sa another episode ng Ambag 2022 election series kung saan makikilala natin ang mga iba't ibang mga humahabol na city councilor sa Angeles City. Sa araw na ito, makakapanayam po natin ang isa sa mga masisipag na humahabol ngayon sa Angeles. Siya po ay tinatawag nating Bilis Aksyon. Okay? So, kilalanin po natin si Sir Bong Arceo. Magandang hapon po, Sir Bong. Magandang hapon, sir. Kumusta po? Well, okay. Medyo pagod, busy, pero masaya naman. Ano pinagkakabalan niyo po ngayon? Panahon ng eleksyon. Okay. Dahil tayo ay bago at sabi nga, newbie, no? Kasalukuyan tayong nagpapakilala sa mga kapwa Angeleños. Siyempre, dahil tayo ay nag-apply dun sa pagiging councilor ng ating bayan. Sino si Bong Arceo? Si Bong Arceo po ay born and raised dito sa Angeles, no? 54 years na po ako dito. Ako po ay nakapag-aral sa Holy Family ng elementary. Tapos tayo po ay nakapag-high school sa Chevalier School. At nakatapos ng BS Economics sa AUF, Angeles University Foundation. Si Bong Arceo din po ay nakapag-aral ng nursing, no po? Kaya meron po tayong konting kaalaman sa assessment, sa CPR, life-saving. Tayo po ay may tatlong anak, meron po tayong hanap buhay ngayon. Tayo po ay, ako po ang handler ng anak ko, si Jericho Arceo. Tinutulungan ko po siya doon sa kanyang career ngayon, no? Sa brand endorsement, sa mga motivational talks niya. So ako po yung nagme-mediate doon. At the same time, ako rin po ay admin ng aming business ngayon doon yung sa Proverbsville School. Tayo po ay tumutulong sa ating school business, sa pong family business yon. Kasalukuyan ding isang volunteer sa isang NGO. Ano na ang mga nagawa ni Bong Arceo? Advocacy, no? Dahil noon, way back, siguro 10 years ago, tayo po ang acting president ng Sacred Heart Chevalier School Alumni Association. Dahil po ang presidente noon ay nasa si Presidente El Mercato, na kasalukuyang U.S. Ambassador. Tayo po ay tumayo at bilang mga project po noon, tayo po ay tumulong sa ating mga kaibigan at kapatid sa district jail. Tayo po ay nagbigay ng mga oxygen, ganun. Sumasama po natin ang ibang mga alumni ng aming org, association. Yun po mga ginawa natin. Tayo rin po ang nag-organize ng mga homecoming grand reunion. Patuloy po yun kahit na po hindi na tayo officer ng aming Chevalier School Association. Pinagpatuloy ko po yun hanggang ngayon na tayo po ay bumibisita sa ating mga kapatiran, mga kapatid dyan sa rehabilitation centers, sa Magalang, dyan po. Sa iba-iba, basta iniikot po natin yan, lalo na po sa district jail. Dahil I have a soft spot dyan, no? Yung mga nabiktima sa droga, kaya tinutulungan po natin sila para we spread the good news, we share God's goodness sa kanila, we give them Bibles. Sinagpatuloy ko rin po yung advocacy ko, doon pong ako ay inappoint na bilang provincial director ng ACCERT, yung pong isang NGO po yun na nasa classification ng ano ng force multiplier. So tayo po ay humawak ng mga 8 chapters around Pampanga. At yung pong kasagsagan ng pandemya, tayo po ay busy tumutulong sa ating mga kapulisan. Tayo po ay tumutulong sa mga checkpoint. Co-conduct din po tayo ng mga seminars at trainings dun sa BLS, no, yung basic life support or yung tinatawag na first aid. Nag-conduct rin po tayo ng mga bloodletting. Sa mga na-accomplish na po, Sir Bong, no? Ano pa ba ang kayang gawin ni Bong Arceo? Kung gagawin po, marami, no? Kasi talagang yun po ang aking parang forte at I'm more of a doer, no? Result-oriented po tayo. Outcome, results are everything. Pag napag-usapan na yan, approve na yan ng kung sino man ang nag-approve, then lagyan po natin ang paayan at kailangan ma-feel na ng talagang kung sino man ang kailangan mag-benefit diyan. Yung mga tao na marami na silang naririnig, good things, plano, programs, but kung minsan implementation. Okay. For me, implementation is everything. My dream is talagang down to the barangay level, yung at least one or two from each household
will be trained dun sa BLF o dun sa basic life support, yung basic CPR. Oh. Tapos pangalawa, yung gusto kong install sana yung ano, although nandiyan na existing na, but I want to yung talagang i-level up, i-upgrade yung ICS, short for Incident Command System. Kung saan yung tinatawag na 911, no? Again, no? Yung blood bank, dream ng Bayong Angeles. Lalo na ngayon, pagka na dengue, tapos vehicular accidents, tapos mga nag-dialysis, lalo na yung mga talagang nahihirapan sa buhay. Minsan, willing ka nang magbayad, kailangan mo pa ng donor. Pangarap ko yun na magkaroon tayo ng blood bank. Na kung saan, any time of the day, any even madaling araw, kailangan meron. Pangatlo, yung ating advocacy sa anti-drug campaign, no? Wherein, hindi lang rehabilitation, kundi yung prevention. I want to help those who are in that state right now. Kasi ngayon, pagka mayaman ka, rehab. Pagka mahirap ka, kulong. Basta gusto mo, your family wants to, especially you, kung ikaw ay talagang gusto mong magbago, we will give you a chance. 6 months to 8 months, mamamrograma ka doon, then may training doon. Very holistic yung program. Pang-apat siguro, no, yung doon sa emergency quadrant hubs. From the word quadrant, kasi at right now, dalawa lang ang fire station natin. And syempre, pagka nasa emergency tayo, kailangan prepared tayo. Right now, I think, dahil napakalaki ng Angeles City, with 33 barangays, no, kulang ang ating mga fire station. So, we're planning to put up 4, no? So, bakit quadrant hubs, no? Hindi lang sila northeast, southwest, kundi yung each quadrant, each station hub, talagang ano siya, may food hub para in case of like a worst scenario, may mga masusunugan tayo, no? Tsaka yung earthquake, no? Meron tayo doon, may food bank, kumpleto doon, parang pure gold yun. Na andyan yung mineral water, mga diapers, canned goods, rice, and everything. Tapos kasama yun yung ating malaking bombero at mga pampers na tinatawag ko na 1,500. Kasi para makapasok sa mga skinita yun. No? Maliliit na mga. Oo, bibili tayo doon with a 130 million budget per year. So, ganun ang composition niya with, siyempre, automatic na yung paramedics natin. Part of the 911 system. So, balak natin talaga, install natin yan in the span of 3 years, talagang makompleto natin yan para at least upon emergency, madi-dispatch ng command center natin kung sino ang pinakamalapit dyan. Diba? Kung minsan kasi natawagan na yan, pero dahil traffic at malayo-layo, no, like from manggagaling ng east, tapos west pala yung sunog, talagang matagal before makapag-respond. Oo. So yun ang gusto kong i-push na mga platforms, mga projects which are very sustainable, doable, at pwedeng-pwede na napapanahon ngayon. Okay po, Sir Bong. So magkakaroon lang po tayo ng konting game. Ang tawag po sa game na to is, ano ang reacts mo? So parang sa Facebook, so ngayon po yung tatanungin ko sa inyo, yung po mga current issues sa Angeles. So kung ano ba yung sentimiento nyo, kung po bang yung isyong yun sa tingin nyo is like, heart, sad, angry. First issue, traffic sa Angeles City. Angry. Kut-kut flyover. Angry. Solid waste management. Angry. Angeles City Water District. Sad. COVID response ng Angeles City ngayon. Sad. Pampang Public Market. Angry. Nalaman po natin ang reaction ni Sir Bong Arceo sa mga issues ng Angeles City. Bakit si Bong Arceo? Ano ang meron si Bong Arceo na wala yung iba? Hindi ko po alam dun sa iba kung ano yung nasa kanila, pero si Bong Arceo po kasi ever since may political will na ako, I'm more of a doer. Yun kasi ang nakikita eh. At yun ang talagang na-feel ng mga tao. At sabi ko nga sa Kapampangan, bakit tali? Diba? Okay. Kaya nga nag-a-apply ako dahil alam ko na may kakayahan ako. And I want to show my boss, yung memale na napinggin Kapampangan, na hindi sila magkakamali sa akin dahil hindi pa ako talaga humahabol, ginagawa ko na yan. Tutuloy ko lang on a larger scale. Ako naniniwala kasi ako sa lahat ng mga bagay, kahit hindi sa politika. Ano man nahaluan mo ng kalokohan,
at ng walang sinseridad. Magandang pagkasabi pero walang implementation, that is deception. The reason why I'm running for council is I know I can help with the right intention at the right system for the people to follow. Makukuha natin yan. Okay po, Sir Bong, message po sa mga Angelenos po. Thank you, Sir Patrick Neket, ang doon sa invitation mo. At salamat po sa opportunity na to na makakapagbigay ako ng message sa ating mga kapwa Angelenyo. Si Bong Arceo po, ang inyong kababayan dito sa Angeles ay hindi po talaga politiko. Isa po siyang public servant na matagal nang naglilingkod sa bayan ng walang kapalit. Isa po akong volunteer ever since at passion ko po ang makatulong sa mga aking kababayan. Ang message ko po is nandito na naman po tayo sa halalan and it's my first time to join this campaign at ako po ay nag-a-apply na bilang city councilor. Hindi po madali ang aming pinasukan at ako po ay sumama sa isang movement na tinatawag na Bayong Angeles dahil po tayo ay naniniwala na kung tayo ay nagnanasa at nangangarap ng pagbabago, tunay na pagbabago, ay kailangan piliin natin ang bago. Piliin po ninyo ang platform, ang track record. Po. When you say track record, ano ang nagawa nila for the past 3 years. So ako po ay nandito kasama ng Bayong Angeles dahil tayo po ay nagmamahal at talaga sincere po tayo with our track records na po. Ilinalatag po namin ang aming mga application forms. Suriin nyo po sila. Meron pa tayong enough time. Na dahil po one day lang yan at sabi nga po ang pagsisisi ay nasa huli. Try to study kung ano po ang mga nilalatag nila, ano yung track record nila. Maraming salamat po, Sir Bong Arceo. And para mas malaman pa po ng ating mga kapwa-Angeleno yung inyong mga platform at saka programa, anong numero po ninyo, sir, sa nalalapit na halalan? Number 4 sa balota. Sa mga ano po natin dyan, mga kabataan, i-share po natin tong video ito para mas madami pa pong makakilala kay Sir Bong Arceo.